Lahat tayo ay may posibilidad na makakuha ng banayad na swerte sa anumang oras. Tulad na nakakita ka na nakalimutan mong 20 pesos sa iyong lumang bulsa o manalo ka ng loto kahit isang beses ka palang tumataya. Ang ilang mga tao gayunpaman ay labis sa pinalad. Pumunta lamang sila sa tamang lugar sa tamang oras upang matagpuan ang mga bagay na makakapagpabago ng kanilang buhay. Sa video ngayon malalaman mo ang tungkol sa mga taong gumawa ng ilang mga hindi ka panipaniwalang mga tuklas na nagpayaman sa kanila nang hindi maunawaan. At ang lahat na ito ay nangyari dahil lamang sila ay sobrang napakaswerte. Bagaman ang ilan ay matalino din. At pagkatapos nun, nagsikap din naman sila para subukan ang kanilang kapalaran. Bago tayo magsimula kapatid, huwag mo sanang kalimutan i-hit ang subscribe button. Kalimbangin ang kampana nang sa ganon, lagi kang updated sa mga bago nating content. Kaya, simulan na natin. Number 10, The Masquerade Hair. Kung ikaw ay isang taong mahilig sa sining, ang pangalang Kit Williams ay hindi magiging bago sa'yo. Subalit, para sa mga hindi nakakakilala sa kanya, noong taong 1979 ay siya ay nag-publish ng isang libro na nagsupresa ng isip ng mga tao sa buong mundo. Sa librong ito nakuha niya ang imagination ng mga tao sa buong mundo. Ang title nito ay Masquerade. Ang librong ito ay nakalarawan sa isang kwento. Subalit, may isang catch. Ang kwento ay isang enigmatic puzzle. Mayroong itong lihim na nakatago sa loob nito. At kung sino man ang makalulutas ay mapupunta sa lokasyon kung saan nakatago ang 18 karat gold hari na pinalamutian ng rubies, perlas at moonstone. Ang single accessory na ito ay may halagang $7,000 nung panahong yun. Malinaw na ang libro ay naging isang napakalaking tagumpay at nabenta sa higit 1 milyong kopya sa buong mundo. Alinsunod sa mga ulat, ang unang edisyon ng Masquerade ay nabili sa loob lamang ng 2 araw mula nang inilabas ito. Ang paghahanap ay medyo wild at talaga namang mabilis. Halos lahat ng tao ay naghuhukay sa paligid, mahanap lamang ang kayamanan. Ang ilang mga landowners gayunpaman ay naglagay ng karatula na nagbabawal sa mga treasure hunter na maghukay sa kanilang pag-aari. Kung curious ka na malaman, ang mga clues mula sa libro ay humantong sa mga scientist na malaman kung saan ang kinaroroonan ng kayamanan. Subalit, sila ay minalas. Dahil lang isang tahimik at mahilig sa palaisipan na si Ken Thomas ay naisaan sila at una itong nakarating. Natagpuan niya ang maliit na bagay sa anthill sa England. Subalit, hindi lang yon. Lumalabas na natagpuan ni Thomas ang lokasyon ng bagay sa pamamagitan ng matamis na pakipag-usap sa isa sa kasintahan ni Kit. Binanggit niya na nagpiknik sila ni Kit sa lokasyon na ito pamakailan lamang. At yun ang naging daan upang masolve ni Thomas ang misteryo ng Masquerade. Ang Golden Harry ay naibenta sa paglaon. Subalit, ang kanyang kwento ay tiyak na mabubuhay. Number 9, The Declaration of Independence found in England. Ang one-of-the-kind parchment na ito ay nagawang baliktarin ang kasaysayan ng mundo. Lumalabas na ang napakabihirang manuscript ng US Declaration of Independence ay natuklasan sa isang archive sa England. Ito ay isa lamang sa 2 kilalang dokumentado ng uri nito. Ang declaration ay natagpuan ng 2 mananaliksik sa Harvard. Ngayon sa unang tingin, mukha itong luma at walang halaga. Subalit, mayroong itong napakalaking halaga bilang isa sa pinakamahalagang artifact sa buong kasaysayan ng Amerika. Mayroon ding isa pang original declaration parchment na ligtas na nakatago sa vault ng National Archive ng Washington DC. Sinuri ito ng mga eksperto at tinansya nila na nagsimula ito ng 1790 at marahil ay ginawa sa New York o Philadelphia. Subalit, ang totoong tanong ay kung paano umabot sa England ang declaration na ito. Ang pananaw ng mga historians ay maaaring ito ay ginawa ng isang lalaki na sinasabi nilang nag-ambag sa pagbuo ng US Constitution. Maaaring pag-aari ito ng isang British Duke sa ilang mga punto at iyon lamang ang naisip nila hanggang ngayon. Subalit, mahirap sabihin kung ano ang kwento sa likod ng declaration na ito at ang misteryong pagkakaroon nito libu-libong milya ang layo mula kung saan ito naayos. Number 8, The Massachusetts Family Treasure. Tulad ng maraming pamilya, ang pamilyang ito sa Massachusetts ay nagkaroon ng isang malalim na lihim at napakamahal din. Maliwanag na nagkakahalaga ng $1,000. Ang alamat ay sinasabi na ang lihim na kayamanan ay naipasa sa mga henerasyon na mga ninuno ng pamilya. Sinabi ng bawat henerasyon sa susunod na may nakatagong pera sa kanilang bahay mula pa noong 1950s at tulad ng inaasahan, nagharap sila sa lahat ng sulok. Subalit, hindi mahanap ang kayamanan kahit saan. Dahil nais lamang ng pamilya na mahanap ang pera at maibenta ang bahay sa lalong madaling panahon, nagpasya silang humingi ng tulong sa eksperto. Si Kate Will ay isang dalubasa sa paghahanap ng mga bagay at hinayar ng pamilya at gumamit lamang siya dito ng metal detector.
at sinuwerte siya dahil hindi ito nagtagal. Sa sandaling inikot niya ang atik, natagpuan ni Kate ang mga palatandaan ng isang nakatagong bagay sa tulong ng isang endoscopic camera na ginamit niya upang masilip ang isang lamat sa gilid. Sa kanyang pakikipagsapalaran, natuklasan niya ang isang lihim na keyhole na kalaunan ay humantong sa isang nakalak na kahon na nakatago sa ilalim ng floorboard. Dahil walang susi, kailangan nilang sirain ang lagayan at pagbukas nakita nila ang maraming pera. Kasama dito ang mga bills na nagsimula pa noong 1934, 1935 at 1950s. Nakabalot sila sa $5,000 at nakabundle sa kanilang original strap ng bangko. Nung binilang nila, nalaman nila na nasa humigit kumulang $46,000 ang nasa loob ng dingding ng bahay na yon. At humataw ang presyo sa tumataging ting na $420,000 noong 1950s. Ito talaga ay isang kayamanan. Ang pamilya ay dapat na magpasalamat sa kanilang mga ninuno dahil sa kakaibang kabutihan na ito. Number 7. Woman discovers priceless Renaissance masterpiece. Kung ang pagiging limot ay isang tao, ang 90 taong gulang na babae na ito ay magiging siya at sa mabuting kadahilanan. Ang walang katumbas sa bagay na ito ay nakabitin sa kanyang kusina, hindi pinapahalagahan at ganap na walang halaga. Wala siyang ideya na ang painting na ito na nakabitin sa isang hot plate. At sa totoo lang, ito ay isang napakabihirang Renaissance art at marahil nasa 700 taon na ang gulang. Kakaiba, di ba? Kung paano nakaligtas ang painting ng matagal nang walang professional care ay isang misteryo para sa ating lahat. Ang hindi ka panipaniwalang magandang piraso ng sining na ito ay ang obra maestra ng isang tanyag na pintor ng Florentine na nagngangalang Cennie di Pepo. Ang matandang ginang ay walang ideya kung gaano kahalaga ang painting hanggang sa napagpasya niyang ibenta ang kanyang bahay at ang karamihan sa mga bagay na hindi niya nakailangan. Ang isang dalubhasa sa sining ay sapat na maswerte upang makita ito at maituro ang kahalagahan ito sa kabila ng kawalan ng anumang professional preservation. Kamangha-mangha na ipinagbili ang painting sa hindi ka panipaniwalang $26 million. Kamangha-mangha, di ba? Nakasabit lang painting mo, $26 million na? Number 6. Man finds super rare comic in the wall. Sino ang nakakaalam na ang napakabihirang kopya ng first ever comics ay nakalagay sa likod ng dingding kung saan? Subalit, yun talaga ang nangyari. A legendary book na ito ay natagpuan sa dingding ng isang bahay sa Minnesota. Ang comics ay ang unang serye na nagtatampok ng pinakaunang itsura ni Superman sa mundo ng mga mahilig sa comics. Ang mga comic geeks ay sasabihin sa iyo na ito ay nag-iisang pinakamahalagang comic sa kasaysayan. Ang isang contractor na nagngangalang David Gonzalez ay pinalad habang inaayos niya ang bahay na binili niya sa halagang $10,000 lamang. Sa kanyang pagkamangha, nakita niya ang action comic book na ito na pinalaman sa pagitan ng insulation ng isang pader. Ayon sa mga dalubhasa, mayroon lamang 100 kopya ng mga comics na ito sa buong mundo at isa to sa mga ito. Ang comics na ito ay naibenta sa halagang $175,000. Galing no? Kaya naman si Gonzales ay tumubo ng higit 10 beses sa pamamagitan lamang ng pagbenta ng comics na ito. Swerte niya, no? Number 5. Guy finds ancient Roman villa in England. Habang naglalagay ng mga kable ng kuryente sa isang lumang kamalig ng kanyang wheelchair farmhouse, hindi inaasahan na mahanap ng British rough designer na ito ang isang buong Roman villa. Sa panahon ng trabaho ay natamaan niya ang isang matigas na ibabaw sa ilalim ng dumi at nagulat siya na nakita niya ang napakalaking Roman mosaic na sinabi na hindi bababa sa 15,000 years ang gulang. At hindi lang yun, sapagkat ang mga maliliwanag na kulay ng tile na ito ay isang maliit na bahagi ng pambihirang Roman villa na itanayo sa pagitan ng 175 to 220 AD. Maliban dito, natuklasan din ng mga archaeologists ang isang balon, paliguan, mga barya at mga shell na tila galing pa sa baybayin. Sinasabi nila na kung sino man ang nakatira sa bilya na ito ay napakayaman nung panahon na yon. Subalit, dahil ang site ay napakalawak, hindi maiwasan ng mga archaeologists ang paghuhukay at pangangalaga sa buong bilya. At sa makatuwid, ang karamihan dito ay muling inilibing. Number 4. Ancient Roman Mosaic Discovered. Inilibing sa ilalim ng dumi ng isang ubasan na matatagpuan malapit sa Verona, Italy ay ang hindi ka panipaniwalang Roman mosaic. Ang nakamamangang artifact na ito ay sinasabing mula pa sa 3rd siglo. Ang mga archaeological expert ay naguukay sa site araw at gabi upang matukoy ang lawak ng mosaic na ito. Itinuturo ng mga scholar ang ebidensya ng isang grandeng bilya
ng Romano mga 100 taon na nakakalipas. Subalit, ngayon lamang nagkaroon ng progress ang mga eksperto habang ina-uncover nila ang sinaunang Roman Palace. Ligtas na sabihin na ang mga Romano ay magaling sa pagtatago ng lihim. Kahit na daang-daang taon pagkatapos ang kanilang oras, ang kanilang pinakaingat-ingatang lihim ay nalulutas pa rin at napapahalagahan. Number 3, Priceless Umbrella Stand. Yep, narinig mo ito ng tama. Ang katangi-tanging porselana na garapon na nagmula sa Ming Dynasty ay ginagamit ng may-ari nito bilang lagayan ng payong. Bakit kung saan hindi nila namalayan kung gaano kahalaga ang isang artifact na mayroon sila? Ang nakamamangang bagay na ito ay dating ginawa. Marahil ng isang talentado at sikat na artisan ng Chinese Emperor. Subalit, nabalisa ang mga historian at mahilig sa sining dahil ang garpon na ito ay ginagamit ng lagayan ng payong sa loob ng halos 50 taon. Mga 270 taong gulang, ang Chinese masterpiece na ito ay pinalimutian ng mga bundok at puno at natuklasan ng Chinese ceramic specialist sa auction house na nakabase sa London. Nang malaman ng may-ari kung gaano kahalaga ang kanyang lagayan ng payong, ipinasok niya ito sa subasta kung saan na ibenta ito ng tumataginting na $2.5 million. Grabe! Number 2, Red Crystals. Alam mo bang mayroong isang tunay na YouTube channel na nakatuon sa mga hunting crystals at ang channel na ito ay nakakakuha ng million views online dahil siya natatanging mga pagtuklas ito ng mga malalaki at mahalagang hiyas. Karamihan sa kanilang mga nahahanap ay karaniwang nahuhukay mula sa ilalim ng volcanic rock. Ang mga crystal hunter na ito ay nagsimula sa paghahanap ng mga bihirang bato at geode sa ilang na kung saan dahan-dahan at maingat nilang sinisinsil ang mga ito upang ibunyag ang mga nakamamangha at natatanging kristal na nakatago sa dumi. At ang mga tao ay hindi lamang gusto ang kanilang natuklasan, subalit gusto nila ang buong proseso mula sa pagtanggal ng kanilang presensya hanggang sa natapos sa produkto. Sobrang kasiya-siya lamang at nakakapukaw na panoorin. Maaari mong isipin na ang mga tao sa likod ng channel na ito ay kumikita ng milyon-milyon sa pamamagitan lamang ng paggalugad sa mga bato. Hindi lamang sila nakakahanap ng mga mahalagang bato, malamang pinagbibili din nila ito sa malaking presyo. Kailangan natin sila bigyan ng credit sa pagiging matalino at swerte. Number 1, The Barn Mystery Safe. Ang magsasakang si Kirk Matz ay natagpuan ang misteryong lumang safe na ito sa Barn, New York. Ang safe ay medyo kalawangin at may isang sulat na nagsasabing kung sino man ang makapagbubukas ito ay maaaring panatalihin ang anumang nasa loob. Siguro may isang tao na naglagay dito habang ang magsasaka ay nasa labas at dahil sa laki nito ay maaaring na-transport ito gamit ang heavy equipment. Habang wala nakakaalam kung bakit ang 600-pound safe ay inabandona sa kalagitnaan ng palayan, hindi nagtagal nalaman ng buong bayan ang tungkol sa safe at nagsimulang magpakita ang mga tao upang suriin ito. Sinusubukan nila ang lahat ng posibleng pamamaraan upang babuksan ito, subalit wala rin nangyari. Ang safe ay hindi pa rin nabubuksan at ang bayan ay sinabi na sila ay nagpaplano na i-display ang mga ito sa Town Museum. Gayunpaman ang magsasaka ay sinabi na gusto niya ang nilalaman ng safe at panatilihin itong misteryo sa mahabang panahon. Curious ka na din bang malaman kung ano ang nasa likod ng pinto? Ano sa tingin mo ang laman nito? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. Ilan lamang to sa 10 maswerteng tao na nagharap sa tamang lugar? Alin sa discovery ang nagustuhan mo? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. Para sa higit pang content, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.